Yun, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 28, 2024. Tayo po ay naka-live sa Top 1 Alpha Facebook page at YouTube channel. I'm sorry, Top 1 only. At pag-usapan po natin ito pong mga di umanoy bayarang DD sheets. Pero kung sila po yung mga bayaran, baka hindi naman sila DD sheets na literal, ano? Kasi nakakaawa naman na sasabihan natin silang didishit. Kung hindi naman talaga sila didishit, baka sila yung mga mayroong personal na sirkumstansya na pinagdadaanan at kailangan-kailangan po talaga ng pera. Kung titingnan nyo po kasi mga tol, ito pong bahagi ng ilan sa mga litrato, meron pa nga pong bata, tapos matanda, parang mga malalayo po ang kanilang pinanggalingan. Basically, parang hindi po sila literal na taga Manila. Tapos andyan po sila ngayon sa EDSA, sa may vicinity po ng EDSA Shrine, at di umano, sila po ay nandyan para po suportahan ang pusit. No? Saka di umano, sila daw po ay nabayaran ng 200 hanggang sa 500 pesos. Ay nako, talaga nga naman. O baka sabihin na naman ng mga DD sheets, eh naninira po tayo ha. Ito po ay reaction lamang po natin sa balita sapagkat halos lahat po ng mainstream media at mga content creator tinalakay po ito eh. Except lamang sa mga DD shit na talagang ginagaslight po nila yung public at sinasabi sa harapan ng publiko na yan daw po ay kusang loob ng mga taong nagpunta dyan. Talaga lang? Meron din ako napansin na isang post nung isang DD shit eh. Niyayakag niya yung mga maninindda, mga magbabalot, nagkikendi, nagtitinda ng sigarilyo, nagtitinda ng kung ano-ano pang mga pagkain sa lansangan na pumunta raw po dyan at sila'y bibili. Ibig sabihin, nagpaparami kuno. Pero sa pagtatayantya po ng ating otoridad, hindi po umabot ng 1,000 katao. Ito pong mga sumama dyan po sa isinasagawa nilang people power. Nakakatawa lang eh. Kasi mga tol, sa totoo lang, itong mga tao na ito, ang mga kumukundina sa people power noon. Tapos sila ngayon, ginagamit nila ang pagkakataong ito para po ipurso naman yung kanilang mga naratibo. Pansinin ninyo ah. Eto, merong pinost si Professor Antonio Contreras eh. At tama po itong kanyang observation. Ayon po rito kay Dr. Contreras, bilog ang mundo. Mga dating galit sa people power, nagpi-people power. Mga anti-US, umaasa na sa natutulong si incoming US President Donald Trump. Mga dating gumagawa ng drug matrix, laman na ng drug matrix. Ano ang ibig sabihin nito mga tol? Mga walang delikadesa itong mga DD sheets. Dapat kung meron kayong delikadesa, gumawa kayo ng sarili nyong kaparaanan para i-redress nyo yung inyong grievance sa kasalukuyang gobyerno. Naknanteteng na yan, wala kayong originality eh. Eh, ako, masasabi ko sa inyo, nung ako'y bata pa, hindi ako political na tao pero nadadala ako sa damdamin ng aking kapatid at sa aking mga magulang. Yung kapatid ko talaga naging passionate yun sa pagsuporta kay dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada. At bahagi kami ng binansagang EDSA 3. Pero kung ikukumpara namin ang bilang namin noon na pumunta talaga dyan ng walang bayad sa EDSA, wala sa kalingkingan ang dami, napakarami namin noon kung susukatin po ninyo yung layo mula po doon sa Entablado sa EDSA Shrine hanggang pinakadulo marahil abot po dito sa may Meralco Avenue. Ganun kami karami nung mga panahong iyon. Pero nagtagumpay ba? Hindi. Kasi hindi magtatagumpay ang people power kung iilan lang din naman talaga kumpara sa milyong-milyong mga Pilipino. Hindi naman kami umabot ng 1,000,000 dun eh. No? E tapos kayo, wala pang 600. O ipagpalagay natin 600 ang bilang ninyo, magtatagumpay kaya kayo?
Ngayon, puntahan po natin ang balita tungkol sa di umano'y bayaran na yan ng mga DD sheets dyan po sa EDSA Shrine. Pakinggan po ninyo ito, mga tol. Pinilabas ang PNP ang umano'y video ng paghahakot sa Duterte supporters para raw magtipon sa EDSA. Pinangakuan daw ng... Pinangakuan daw. Kasi lang mukhang meron pa yatang na-estapa dito eh. Ano? Napangako na nabudol. Biruin mo, papangakuan mo yung tao para pumunta doon, magpapakahirap, tapos hindi mo man lang babayaran. Ano ba yan? Bayad ang mga sasali pero tila nabudol ang ilan. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Ipinresenta ng PNP ang video na umano'y paghakot sa mga supporters ni Vice President Sara Duterte para dumayo sa EDSA Shrine. May video rin na pagkasulat sa logbook para raw sa umano'y pagbabayad sa mga sasali. Wala kaming ganyan noon. Nung sa EDSA 3, walang lista-listahan. Saka sa totoo lang, nung natatandaan ko noong 2001, mga 2 or 3 nights kaming sumama doon sa ikahuling gabi, hindi na ako nakasama eh. Nung lumusob na yung mga tao sa Malacanang, kapatid ko nakasama, natirga sila. Pero walang mga ganyang listahan, kusang loob talaga. Makikita mo yung passion ng tao na talagang sumisigaw, na galit noon kay Gloria Macapagal Arroyo dahil nga hindi tama yung pang-aagaw sa kapangyarihan nitong si Joseph Ejercito Estrada. Kung meron mang maling ginawa si Ejercito Estrada ng mga panahon yun, dapat sa tamang proseso. Pero illegal yung ginawa nila eh. Kaya nagalit ang maraming mga kababayan po natin dito sa Metro Manila at sama-sama kaming pumunta doon sa Robinson's Galleria sa tapat gilid nito. Ah, ang dami namin talaga doon. Napakalayo dito, mga tol. Naiisip ko lang, nababalikan ko lamang yung alaala na yun bagamat hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung ipinaglalaban ko nung mga panahong iyon. Basta ako, nadadala ako, nadadamin sa aking mga magulang at sa aking kapatid. Kaya ako sumusuporta. No, hindi ko alam yung particular na issue. Basta gusto lang ng mga magulang ko, nakikita ko si Ejercito Estrada, ang kapatid ko supported talaga niya si Ejercito Estrada, kaya sige, sama ako diyan. Eh sana hindi naman ganoon yung ibang mga bata dito, no? Baka kaya naman sumama yung mga bata dito para din kumita ng pera tapos bubudulin niyo pa, kawawa naman. Ayon sa PNP, may impormasyon sila pinangakuan daw na bibigyan ng 500 piso. Si Sir Benji Contreras, oh, Arab supporter din. Iyak nanay ko, Sir Benji. Nung nanonood, nasa Angono pa kami nakatira noon eh, kasi sa Pasig kami lumaki. Tapos 2000, lumipat kami ng Angono. Wala pang isang taon, nangyari na nga yung pagpapatalsik kay Estrada. Nanonood kami sa TV. Oh. Nakikita namin gumagano na si Pangulong Estrada. Umiiyak nanay ko, naiiyak rin ako. Tapos makalipas ang ilang buwan, nasa EDSA na kami. Wala talagang bayad yon, mga tol. Honest to goodness. Ano? Wala po talagang bayad yung pagpunta namin sa EDSA na yon. Kusang loob lang. Ang masakit lang doon, naudyukan. Tingin ko, ang naging sistema noon, pinasok kami ng mga ahente ng gobyerno eh, mga naka civilian clothes. Tapos inudyok nila yung damdamin ng tao na magalit. Kasi payapa naman nung una eh. Walang nagnanais na pumunta ng Malacanang para lusubin ito. Tapos mga nung lumalakas na at dumadami na talaga yung tao, biglang nagkaroon ng ganong eksena, nagalit yung tao, nadala sa udyok, sugod. Nagkaroon ng pagkakataon ng Macapagal administration para i-disperse yung tao. Kuya ko, tirgas ang inabot. Ako, wala ako doon kasi hindi pa ako ganun ka-matured nung mga panahong iyon. Ano, siguro ang edad ko noong 2000, mga nasa, ano na rin ako, mga 19 or 20 years old na ako. Ah, naalala ko lamang. Pero balik tayo dito, ano? Ang kada tao. Pero 200 pesos lang ang ibinigay sa bawat isa sa kanila. Yung iba po doon, allegedly, again, let me reiterate, allegedly, were transported from their baka. Anong masasabi nyo, mga didishits, sa sinasabi ng PNP ngayon na allegedly, mga bayaran kayo. Sige nga. Hamunin nyo nga yung PNP ngayon. Sabihin nyo sa kanila na hindi totoo kasi kung hahamunin nyo ang PNP at sige, pwede nyo rin sampahan ng kaso. Kung gusto nyo magsampahan ng kaso, parang si Pusit. Napanood ko sa balita kanina, sasampahan niya raw ng kaso yung mga PNP personnel
ng pagnanakaw. Kaya pala nakita ko sa post ni Attorney Rene Bueno, meron, puntahan natin yung post ni Attorney Rene Bueno sa kanyang community, ano? Meron daw isang mataas na opisyales ng gobyerno ang nais magsampa ng kaso, robbery. So, sa community, nakita ko eh. Magsasampa raw ng kasong robbery laban sa PNP ang isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ang sabi sa Revised Penal Code, robbery is a crime that involves taking or attempting to take something of value from another person by using force, threat of force, or intimidation. Nagegets kaya ito ni Pusit, itong sinasabi ng Revised Penal Code? Kasi dalawang uri lang naman ang robbery eh. By force of huntings and employing intimidations or violence against person. Halimbawa, para makuha mo yung bagay na pag-aari ng iba, sinipa mo yung pintuan ng bahay, wasak. Tapos kinuha mo yung property sa loob. Walang tao doon, wala kang na-intimidate, hindi ka nag-employ ng violence kung kanino man. Oh, that is robbery through force of huntings. Yung violence and intimidations against person, pinakamagandang halimbawa niyan, tinutukan mo ng kutsilyo, hold up to! Bigay mo yung confidential funds. 32 million ito. Wala kang bodyguard. Nag-withdraw ka ng 32 million mahigit. Kinuha mo ngayon yung pera. Oh, that is robbery with violence and intimidations against person. Meron bang ganung pangyayari doon sa eksena ng cellphone? Accordingly, yung cellphone na yon ay hiniling sa mga tao na isurrender nila while in detention at sila po'y nagpahintulot na ibigay iyon. Tandaan po ninyo, walang robbery kung merong pahintulot. Ha? Walang robbery kung hindi mo kinuha yung property ng iba, paano magkakaroon ng robbery doon? Pusit. Ikaw talaga pusit. Kaya ka nasasabihang may topak eh. Anyway, balik po tayo dito sa pinapanood natin balita. Guys, papunta po doon sa lugar. Pinangakuan daw po na babayaran po sila at pakakainin po. In fact, yung iba po sa kanila ay nagre-reklamo. Ayon sa PNP, umabot sa 100 Duterte supporter ang ito yung mga vloggers na pinagkakakitaan literal ang views ng kanilang mga Didi Sheets na supporter. Tapos ang gagawin pa ng iba dyan, pakapi ka naman. Ha? Manghihingi pa yan ng GCash, Paymaya, PayPal, kung anumang uri ng remittance para daw po sa kanilang ipinaglalaban. Ganyan po sila. No? Kaya ang kawawa dito, yung mga nauuto. At itong mga tao na nag-o-organize nito, swerte nila. Kasi at the same time, sabi-sabi lang ha, bayad daw ang mga ito eh. Sabi-sabi lang, ewan ko kung totoo yon. Pero ang sigurado, binabayaran sila ng YouTube at Facebook at kumikita sila doon. Kawawa naman yung mga taong nauuto nila, lalong-lalo na yung sinasabing nabudol at hindi nabayaran. Mayo sa EDSA Shrine ngayong araw. Ang iba sa kanila, nakahiga na sa gilid ng kalsada. Tingin nyo ba mga tol? Alam kaya nila yung ipinaglalaban nila? Ito may bata po. Si nanay, alam niya kaya pinaglalaban niya? Meron din silang food packs. Ilang araw nang nasa EDSA Shrine ang Duterte supporters para ipahayag ang suporta kay Vice President Duterte sa gitna ng kinagwestiyong confidential funds ng BISE. Kasi napakadali lang naman nun eh, kung tutuusin. Hindi dapat magkakaganito ang issue kung sumasagot lamang itong si Tambalustay sa mga katanungan ng taong bayan. No? Wag na nating sabihin na Kongreso. Mahilig siya magpa-presscon. Kahapon, meron na naman siyang mga pinagsasabi sa balita. Bakit hindi niya na lang ipaliwanag? Kung ayaw niyang humarap sa mga kongresista, ipaliwanag niya direkto sa tao.
Pero hindi ang katuwiran niya. Confidential kasi. Kaya hindi pa pwede. Pwede ba yon? Na ganun ang katuwiran mo? Eh pera ng bayan ang pinag-uusapan? O baka sabihin nyo, itong TV5, ipapasara na yan sa susunod. Kasi may nakita akong comment dito. TV5 next ang mapapasara. Nagbabalita lang yung TV5 ng katotohanan, mapapasara na. Palibasa gawain ng mga Duterte yan. Pagka hindi pabor sa kanila, ipapasara nila. No? O kaya ipapapatay nila. Ito, masasabihan nyo kaya ang Net25, mga DD Sheets? Sige nga, hinahamon ko kayo mga DD Sheets. Ang TV5, binabalahura ninyo eh. Ang Net25, sabihan nyo nga kaya. Oh, challenge yan sa inyo mga DD Sheets. Bardagulin nyo nga itong Net25. Hindi nyo kayang gawin yan. Kasi, Iglesia ni Cristo channel ito eh. Ha? At syempre, hindi naman sa binibigyan natin ng distinction ng relihiyon. Pero, alam naman natin na ang turing ninyo sa mga Iglesia ni Cristo, kapanalig, kakampi. Bagamat naniniwala ako na maraming mga Iglesia ni Cristo na hindi talaga nagto-tolerate sa gawain ninyo. In fact, sa aral nga nila, hindi dapat tinotolerate ang mga mali, di ba? Pero, beside the point yon, ang punto lang natin dito, istasyon. Binivira ninyo ang News 5, ang TV5, dahil sila yung nagbabalita ng katotohanan. Eh ngayon, itong Net25, nagbabalita din ng katotohanan. Bakit walang bumibira dito? Ano yun, namimili lang kayo ng babanggain ninyo? Ganun ba yon? Pakinggan natin ang balita mula sa Net25. Inilabas ngayon ng pambansang pulisya ang video na ang umano'y hakot at bayaran sa mga nagprotesta sa Edsa Shrine kagabi. Binunyag ng PNP na nasa 200 hanggang 500 piso ang bayad sa mga sumama bilang pagsuporta kay VP Sara. Punin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, nandito tayo sa EDSA Shrine at ito na yung ikalawang gabi ng pagpoprograma at pagtitipon-tipon ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Nandito raw sila para ipaabot sa kinauukulan yung kanilang mga hinaing at mga panawagan. Kahapon pa ng umaga nang magsimulang magtipon-tipon sa EDSA Shrine ang mga taga-suporta. Tingnan nyo naman mga tol. Tingnan nyo sila. Sa tingin nyo, kusang loob talaga ang mga ito na nagpunta rito? Porta ni Vice President Sara Duterte. Mula daw sila sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. At... No? Parang yung mga nasa kalsada, di ba may mga nanlilimos na mga ethnic group? Ayoko magbanggit ng particular na ethnic group. Alam nyo na siguro kung ano yung tinutukoy ko. Nanlilimos sa kalsada, nasa kalsada talaga sila. Kadalasan seasonal, kapag December, pagka holiday season, dumadami sila. Parang ganun sila. Ano yan? Inoferan nyo ng ganung halaga? Pakaliit naman ng 200 pesos. Ipinamimigay nga lang natin dito sa channel natin yung 200 pesos. Medyo malaki lang yung binayaran ko ngayon, kaya pasensya na muna kayo ha. At hindi muna tayo makapagbigay. Pero malay nyo, sa mga susunod na araw, bigla na naman tayo makapagbigay. No, at least, wala akong iniisip ngayon for the month of November na kompromiso. Lahat na tapos ko. Masaya ako. Iisipin ko na naman yung next month. Ganun lang naman ang proseso ng buhay natin. Pero, itong mga tao na ito, daily iniisip nila, hindi monthly. Ako, monthly iniisip ko eh. Sila daily. Tapos, sinasamantala nyo yung kahinaan nila. Maawa naman kayo sa tao. Magbabayad na lang din kayo. 200 piso pa. Di umano ah, sabi sa balita. At mga karatig lalawigan, kagabi, umabot sa 600 ang bilang nila. Nagsagawa sila ng programa sa lugar bilang pagpapahayag ng suporta sa pangalawang pangulo. Wala naman ho kaming ibang hangad kung hindi maayos ang ating Pilipinas. Lalo-lalo ho si VP Sara. Alokohan. Yun ang hangad natin. Ang Philippine National Police. Kung hangad nyo na maging maayos ang Pilipinas, dapat sumusunod kayo sa ating saligang batas.
Ano ba sinasabi ng ating saligang batas? Pamunuan tayo ng presidente ng Pilipinas. Sinusunod nyo ba yun? Hindi. Hindi nyo nga nire-respeto si Pangulong Bongbong Marcos. Ang worst doon, pinapanalangin nyo kay Satanas lagi na mapahamak si Pangulo. Kasi bakit mga tol? Hindi ako naniniwalang sa Diyos na nanalangin ng mga ito. Ha? Ang mga D-digits, hindi naniniwala sa Diyos yan. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, hindi ka maghahangad ng ikapapahamak ng iba. Totoo yun. Kahit galit ka sa tao, kung ikaw may takot sa Diyos, hindi mo hahangarin, igit sa lahat, hindi mo ipapanalangin na yung tao mapahamak. Kasi hindi kalooban ng Diyos yun. Ha? Mahigpit daw na minomonitor ang sitwasyon sa lugar. Sa gitna nito, ilang video daw ang nakarating sa kanila na magpapatunay na hakot ang mga supporter sa EDSA. Ito po yung nagkukwento na isang tao na hinatak lang sila ng kanilang mga barangay para pumunta doon. At mamaya ipapakita din, parang may mga resibo pa nung mapagbigay sa kanila ng to. Bakit ayon yung banata ng TV5? Pares lang naman ang laman ng balita, ang Net25, pares lang naman ang balita dito sa net sa TV5. Kakabaligtad yung iniisip ko. Ha? Mga D-digits, naamon ko kayo. Birahin nyo itong Net25. Sige nga. Ha? Kung talagang matapang kayo, sige nga, birahin nyo. I-troll nyo nga itong Net25. 100 po. Ipinakita rin ng PNP ang ilang video na magpapatunay na umano'y binabayaran ng mga supporter. Ito po yung nilista po yung mga pangalan po nila. Nililista po nung binibigyan, naabutan po sila. Allegedly, ng mga kinumit po sa kanila po na pera po na yung una daw po, allegedly, ay 500 daw po yung ipinangako sa kanila. But it turned out, doon po sa ito po, ipapakita po natin itong logbook po na yan. Yan po, medyo malapit, nilabuan lang namin yung mga pangalan. May logbook pa, no? Talaga nga naman. Hindi nasa sa puso pag ganyan. Eh ako, talagang bahagi ako noon, 'di ba? Kumento ko na kanina. Ha? Sisigaw, Gloria resign. Gloria resign. Sabay-sabay pa kami noon, no? Talagang nag-uumapaw yung damdamin namin noon. Makatotohanan kasi walang bayad. Ha? E pagkabayaran, baka sabihin ng mga nandiyan, BBM resign. BBM resign. Pangalan po nakalagay po dyan to. Pero paglilinaw ng PNP, hindi nila hinuhusgahan ang mga nagpapakilalang taga-suporta ng vice-presidente. We don't want to prejudge. Parang mas marami pa yung vlogger kaysa sa mga tao. Sa isang mga taong nagsasabi na sumusuporta daw sila kay Sara Duterte. No, parang mas marami pa yung mga vlogger. Po yung mga kababayan po natin dito na napangakuan at na nagamit po for their own vested interest po. So we're not sure if this is true, we're just sharing it because kumakalat po ito sa social media. Kagabi na sa 250 pulis ang ideneploy ng Eastern Police Division. Mas marami pa yung pulis ng Teteng Mera. Alam niyo, kaya ako I do not agree with the na nagawa ko na rin before eh, yung mga pagsama-sama sa kalsada. Kasi nung ako yung maging pulis, alam ko yung perwisyo. Biruin mo, itong mga pulis na ito, mga tol, ang tawag sa kanila, CDM, Crisis Disbursement Management, ano, CDM. Yan po ay isang bahagi ng unit ng PNP na dinedeploy kapag ka merong mga situations na nangangailangan particular ng crowd control. At ine-employ nan ang maximum tolerance. Pero hindi nila trabaho talaga yon araw-araw. Ibig sabihin, kung hindi nila trabaho yon araw-araw, meron silang official duties na dapat ginagawa nila araw-araw. At dahil sa mga nasa lansangan, yung mga official duties nila yon temporarily, iiwanan muna nila at kailangan nilang pumunta dyan dahil kailangan ng CDM. Naaabala ang ating kapulisan. Although bahagi naman literal ng kanilang trabaho, pero abala pa rin. No?
higit sa lahat, abala sa taong bayan. Sa bawat pagtitipo na ginagawa ng sino mang Pilipino at kami noon, ang daming naaabala. Kami, napakarami namin noon, napakarami naming inabalang mga Pilipino. Kaya yung mga nananawagan, labas na tayo, suportahan natin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ako nag-agree doon eh. Tama na, lalo na sa mga bagong panahon tayo, huwag kayong manood sa akin, okay lang. Pero, maging active tayo sa social media, bahagi yun ng pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos at mas malawak yung marireach po natin, hindi lamang iilang tao. No? Pero, ganun ang gawain nila ngayon. Kasi walang delikadesa itong mga Didi Sheets. Ayaw nilang nagtitipon-tipon panahon ni Rodrigo Duterte. Kasi sabi nila, mga inutil daw ang mga taong ganito, mga tamad, mga walang prinsipyo, mga bayaran, yet gawain nila ngayon. District at ng QCPD upang tiyakin ang kaayusan sa lugar. Hindi naman sila pinaalis at hinayaan lang na makapagprograma. Wala pong order sa amin na i-disperse yung grupo na yan kasi sila po ay malayang nagpapahayag ng kanilang saloobin. At saka wala naman po at... Wala akong pakialam kung nag-donate ka. Wala akong pakialam kung hindi ka binayaran. Ang pakialam ko yung balita. Magpaliwanag ka sa PNP. Bakit ka sa akin nagpapaliwanag? Ito nga sinasabi ng PNP, di umano. Nagkabayaran eh. Hindi naman po sila nag-o-occupy. Oh, si Siya Wase, binayaran tuloy ako. Salamat, Siya Wase. Oh. Sasabihin na naman sa akin ng mga DDSits, bayaran ako niyan. Kasi bakit? Totoo naman, yung mga super sticker na yan, bayad yan ng mga manonood natin sa mga content creator, dumadaan lamang kay Facebook or YouTube. Pero alam nyo ba kung magkano pa ibabawas dyan ng YouTube? Halimbawa, yung 800 yen na sinend ni Siya Wase, ang mapupunta lang sa akin dyan, 600 yen. Babawasan pa yan ng tax, kaya approximately 500 lang ang mapupunta sa akin. Ay, Saudyo naman. Diyan ako natatawa sa inyong mga DD Sheets eh. Tanga pala ako, tapos manonood ka sa akin. Saudyo, kung tanga ako, huwag ka na manood sa akin. Ganun kasimple yun. O ulula ko, o ganyan kayo. Ganyan lang ang kaya niyong argumento. Kung tanga ako, kung ulula ko, bakit ka nanonood sa akin? Kasi mas tanga ang nanonood sa tanga. Mas ulol ang mas nanonood sa ulol. Simpleng bagay lang po yun. Pay ng isang public area. Alex, maringitin ang ginit ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte yung akusasyon na sila ay hinakot at binayaran para magtipon-tipon dito sa EDSA Shrine. Nandito raw sila dahil sila ay ugat ng tamang pamumuno ng Administrasyong Duterte at nitong si Vice. Kailan naging tama ang pamumuno ni Rodrigo Duterte? Anak ng teteng na yon. Eh kahapon lamang at nung isang araw na pag-alaman natin sa Senado at kahapon sa House of Representatives kung gaano kawalang hiya ang pamahalaan Duterte. No? Sa bahagi ng mga pahayag nitong si Antonio Trillanes, tingnan niya natin kung mababalikan natin yon. House of Representatives. Ganito kawalang hiya yung inahangaan yung Duterte. No? Ito. So, thank you. Wala na pong PNP dito, Mr. Chair. Wala na. Ma-preempt yung trial, nakuha na po. Ano pa, no? They followed through, kinancel po yung kanyang passport at pinasahan siya ng red notice sa Interpol. But by then, nakapag-seek siya ng asylum. Oh, ito na lang. Yung nire-upload ko kanina sa ating isang channel. Ito, isang halimbawa ito na walang kwenta ang gobyerno ni Rodrigo Duterte. Kasi may pinikilingan. Dapat kung may kwenta ka, wala ka dapat kinikilingan. Bakit lahat ng mga opisyales ng custom walang nakasuhan? Bakit sila lamang ang pinili at sila yung na-convict?
Pakinggan ninyo ito, mga tol. Nakakalungkot itong buhay din ni Taguba eh. Gumawa siya ng mali kasi nanunuhul siya ng taong gobyerno eh. Pero yung mga sinuhulan, dapat napapanagot din yun. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan, to this date, you lost already 6 years of your life. You're so young, you haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun, pwede ba ako mag-supply sa kanin? Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman siya. Ang hirap po. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Mr. Taguba, do you confirm that you're the same Taguba who was convicted for smuggling of shabu? Yes, sir, on. And pero yung mo, na-convict siya. Life imprisonment. Tapos yung mga pangunahing player na mga taga-custom talaga like Nicanor Paeldon, acquitted? Hindi man lang nakasuhan ba? Ano yun? Porkit kaibigan ni Duterte? Porkit mga tao ni Duterte? Do you stand still with the statements that you have given in this judicial affidavit? I believe this is dated August 27, 2024. Ito po ba'y pinaninindigan nyo pa rin? Yes, Sir Honor. Yes. Advance Mr. Taguba, natin. Please walk us through. Bago po ba kayo sa container na pin-process natin yung ng gato. Siyempre, nagulat ako. Tapos, ayun, yun na dun nagsimula yung ano problema. Mr. Taguba, I can feel your agony, and if the owner of that shipment is listening to you, would you like to give a message to him? Kahit hindi natin alam kung sino ang may-ari niyan, to this date, you lost already 6 years of your life. You're so young. You haven't lived your life to the fullest, and yet you are in that situation. Napakahirap po talaga kasi tingin ng mga tao sa akin, drug lord ako. Nung unang punta ko sa RDC, tinanong ko sa akin ng mga gumagawa nun dun, pwede ba ako mag-supply sa kanin? Sabi ko, wala po talaga akong kinalaman siya. Ang hirap po. Buti sana kung ginawa ko talaga eh. Ang hirap po talaga. Kung meron man akong kasalanan, yun po yung sa Tara system. Totoo naman po lahat yun. Nagsabit po ako sa simula pa lang ng Senate hearing. Nag-cooperate na ako. Nag-request pa ako ng executive session. Binigyan pa ako ng Sergeant at Arms. Yung mga ilabas si Senator Lacson noon, hindi ko naman po ilala si Senator Lacson eh. Sarili niyang investigasyon yun eh. Mga nilabas siyang flowchart. Yun lang naman ang kasalanan ko. Di kasuhan nila ako tungkol doon. Pero hindi ako ilan man nagkaroon ng kahit anong kaso tungkol sa bribery. Kahit perjury nga lang, hindi nila ginawa eh. Siguro dahil takot sila. Kalibasa, pinagte-text nila ako eh. Lahat ng text ko binigay ko sa Senator Lacson. Pinaforensics pa niya sa Kamprami. Meron pa akong certificate doon. Pero yung shabu, hindi ko po talaga ginawa yan. Hindi ko po gagawin niya kailan. Mark, you mentioned in your affidavit. The problem here is that siya naman ang nagsambit din. Violations of drug law is a malum prohibitum. Hindi tititingnan ng batas kung ano ang intention mo. Hindi titingnan ng batas kung ano motibo mo, ano dahilan mo, whatsoever. Ang titingnan lamang doon kung ginawa mo ba o hindi. At ayon sa appreciation ng korte, yung isang container ban na naglalaman ng magnetic lifter ay meron sa loob nito shabu. Tapos ang laban para sa kanya. Pero sabi niya nga, kung siya yung na-convict, dapat convicted din lahat ng mga taong involved, hindi yung sila lang. No? That you applied to become a state witness. When was this? Nung na-mention ko po kasi si Pulong, dati credible witness pa po ako eh, para sa kanila. Bago-bago pa siya na-mention. So nung na-mention ko siya, sa hindi inaasahang pagkakataon dahil sa Congress yun, bata pa po ako, sabi niyo nga, hindi ko naman alam i-handle yung situation na yun. So nabanggit ko siya. Lahat ng pangaharas, ginawa nila sa akin. Tinanggalan pa ako ni Senator Gordon ng Sergeant at Arms. Pagkatapos kong tuturo lahat ng mga taga-VOC na tumatanggap ng Tara sa akin. So parang pinabayaan na niya ako para mamatay. So nag-request ako kay Attorney Fortune na sabi na lang na mag-press conference na humihingi ako ng tawad kay Vice Mayor noon na Pulong Duterte. So, pagkatapos nun, so yung parang tingin ng tao nung nag-recant ako,
hindi nila alam yung totoong nangyari na grabe pangharas sa amin. Pati nanay ko, balak nilang patayin. So, the day after yata nun, tumawag si Sen. Kung di ako nagkakamali, kinontak niya si Attorney Raymond Fortune, kinontak ni Senator Lacson para pumunta sa opisina niya sa BGC. Tapos nung nandun kami, tinanong niya ako bakit ginawa ko yun. Sinabi ko nga dahil nga puro nga mga death threat yung natatanggap ko. So, tapos tinanggalan pa ako Sergeant at Arms. Sabi niya sa akin, ganyan kasi gawain ng mga Duterte. Manakot, mang-intimidate. Kaya nagtataka ako bakit may mga kumakampi sa mga yan. Hindi nyo ba naiisip yun? Na kung gagawin sa pamilya ninyo o sa inyo mismo ang mga ganong pagkakataon, anong mararamdaman ninyo? Tanga talaga kayo mga D-Digits. Tutulungan niya mabalik yung Sergeant at Arms ko at baka pwede rin mailagay akong state witness. So naibalik yung Sergeant at Arms ko nun pero yung state witness, inarang ni Senator Gordon. Kaya ngayon, walang nakasuhan na customs, walang nakasuhan. Kinundate nila sa akin na aso itong drugs na to na wala talaga akong kinalaman. Yung mga bagay na may mga ebidensya, yung ginawa namin ng presentation ni Senator Lacson noon, yun yung mga taong walang kaso. Mga na-promote pa narinig ko kay, ano, dito, kay Jimmy. So, ganun yung naging justice dito sa Pilipinas. Ayun nangyari sa amin. Is it not that the reason why your application for state witness was denied is because you recanted your statement against Pulong Duterte? Balik tayo ulit dito sa balita. Ah. President Sara Duterte. Alex. Okay, Mar, may napansin ka bang popular o kilalang personalidad na maaring nagiging leader dyan sa naturang pagtitipon? Alex, ang nakita ko lang kanina na nagsalita dito, yung si Ka Eric, no? Yung nasa nagbo-broadcast sa S. Yun na yung pinakasikat ayon sa balita. Sa tingin nyo, magtatagumpay ang one at two people power kung walang personalidad na sikat talaga? Kung hindi sinamahan ng simbahan ang 1 and 2, magtatagumpay. Kung walang mga key personnel ng gobyerno, magtatagumpay. Hindi magtatagumpay. At lahat 'yon ngayon wala sa inyo, mga D-Digits. People power kayo. Ang kakapal ng mga pagmumukha ninyo. Wala kayong respeto, ang puon ninyo walang respeto sa Diyos. Tapos diyan kayo sa EDSA Shrine nagpupunta. Ako, hindi ako Katoliko. Pero dapat nire-respeto natin yung banal na sambahan ng mga Katoliko. Winawalang hiya ninyo. Hindi yan tipunan para sa political na hangarin. Yan ay tipunan ng mga individual para manalangin at manampalataya sa Diyos. Tapos gagamitin nyo lamang dyan sa interes na isinusulong ninyo. Ano yun? Protektahan si Pusit? Ba, parang baliktad talaga utak ninyong mga D-Digits. Ah. Poprotektahan si Pusit, siya ngayon nagbabanta sa ating Pangulo, sa ating unang ginang, at sa ating Speaker Martin Romualdez. O kaya nga, muli, gamitin natin yung balita ng TV5 at pakinggan natin na talagang ang sinasabi nitong si Pusit ay hindi tama. Panoorin po ninyo ang balita mula sa Net25 uli. Ano ba ang subpoena? Kasi may nag-text na sa akin kahapon. Pwede bang issue ng subpoena na wala naman nagre-reklamo? Yung nature ng subpoena na galing po sa law enforcement agency tulad po ng NBI vis-a-vis a court-issued subpoena, ano ang legal na basehan po ng mga subpoena na yan, Yusek? Okay. Anyway, Ali, kung papahintulutan niyo ako, kasi nakinig ako dun sa last portion lang nung sinabi ni Senator Lacson. And I join his appeal for calmness and sobriety. Correct. Kailangan po tayong maging mahinahon sa lahat ng ating ginagawa. At in a vibrant democracy po, ang debate naman po ay naaayon. Pero daan natin lahat sa tamang legal at constitutional na proseso. Bilang po, ano, maaari po tayong we can disagree,
but there are legal and judicial forums na pwede hong ayusin yan. Yeah, eh, wag po sana tayong maghunos dili, wag po natin ilagay ang batas sa ating kamay, at meron pong strong problema si na Duterte, dinalagas ang nilalagay ang batas sa kanilang mga kamay. Hindi nyo maide-deny ang mga DD sheets. Ha? Sapakin mo ba naman yung sheriff? No? O, balikan natin yung pananapak ni Tambalustay. Ang tagal-tagal na palang merong disbarment case sa kanya, Sara Duterte na napak. Ha? Ang tagal-tagal na may disbarment case sa kanya, tinutulugan pala ng Korte Suprema, talaga nga naman. Violence erupted during a demolition operation. City Mayor Sara Duterte repeatedly punched the sheriff of the Davao Regional Trial Court, Abe Andres, during the demolition. Duterte had asked for a two-hour extension of the deadline to demolish shanties, but demolition teams pushed through with their operation. This then led to a scuffle between the residents and demolition teams, prompting a fuming Mayor Duterte. Bakit ganun ang itsura ni Sara noon kumpara sa itsura ngayon? Di ba dapat pag bata ka, mas maganda ka? Habang tumatanda ka, nagbabago ang new po natin. Eh. Ako hindi sa, ano, nung medyo bata-bata ako, medyo maayos pa itsura ko. Eh. No? Pero ngayon, baligtad eh. Kamukha ni Fiona. Oh. Kilala niyo si Fiona? Fiona! Saka si Shrek. Fiona and Shrek. To. No? Kamukha ni Fiona, ito. Pero ngayon, iba itsura eh. To attack the sheriff. Kontrolado man ang tamang. Yung mga DD sheets naman, palakpakan pa, tuwang-tuwa pa. Mga tanga talaga kayo. Kung ano yung hindi dapat, yun yung kinatutuwa ninyo. Ha? Balik tayo dito sa interview kay Yusek. Legal framework po na mag-a-address po ng lahat ng issue na ito. Very well na, said na, po, Yusek. Opo. Having said that, yung proseso po ng sampina, na ayon din po sa batas yan. Ang National Bureau of Investigation ay isang particular na ahensya na inatasan ng batas na mag-imbestiga ng national security issues involving the president. A threat to the president's life and security is within the jurisdiction specifically of the NBI. Uh-huh. Kaya po, nung narinig po natin at buong bayan naman po nasaksihan ang ating video clip kung saan po nagpahayag ng threat ng ati. Sabi nung isang manonood natin si Kibuloy, bakit ngayon kahit anong galit niya hindi na nananapak? Eh mas malupit ngayon tol eh. Galit na galit siya, ipapapatay niya na ang presidente ng Pilipinas. Ano yung mas malupit tol? Yung manapak ka ng sheriff o yung ipapapatay mo ang presidente ng Pilipinas? Talaga nga naman si Pusito. Sabi na, yata nandito rin yung si Morales na dati namang PIDEA agent. Maliban sa kanila, wala na ako nakita ang mga iba pang mga personal. Ayun lang ang may pagmamalaki ninyong personalidad. Itong si Eric Celis at saka si Jonathan Morales. Akala ko ba pagka-convicted hindi dapat pinaniniwalaan? Mga didi shit. Diba binibiran nyo si Congresswoman Franz Castro? Sabi ninyo kay Congresswoman Franz Castro, hindi dapat paniwalaan yan kasi convicted yan. Aba, nakakalimot yata kayo mga tangang DD sheets. Si Jonathan Morales convicted. At in worse doon, ang conviction niya, pagsisinungaling. Sino ang dapat paniwalaan? Yung na-convict sa sinasabi niyong child abuse? Na pwede namang magsabi ng totoo kahit siya ay nakapang-abuso di umano ng bata? O yung isang tao na napatunayan dahil nagsisinungaling talaga ito? Use your common sense, mga didi shits, ha?